Magandang araw po. Ako po si Dr. Season, dermatologist sa Laguna Holy Family Hospital. Ang ating paksa sa lay forum na ito ay tungkol sa psoriasis. Ito ang outline ng ating lecture. Ano ang psoriasis? Sintomas ng psoriasis? Mga uri ng psoriasis? Mga sakit sa balat na kamukha ng psoriasis? Paano nadadiagnose ang psoriasis? Paano ginagamot ang psoriasis? Mga karaniwang tanong tungkol sa psoriasis at paano alagaan ang balat kapag may psoriasis? So una, ano ang psoriasis? Ang psoriasis ay isang kondisyon na kung saan ang mga cells sa balat ay mabilis na dumarami sa loob lamang ng ilang araw. Dahil dito, makikita ang makakapal na plaque na puno ng kaliskis. Karaniwan nakikita ang psoriasis sa anit, siko, tuhod at iba pang bahagi ng likod. Pero pwede rin ito makita sa kahit anong bahagi ng katawan. Ano ang mga sintomas ng psoriasis? Sa mga pasyente ay maaaring makaramdam ng pangangati o hapi ng balat, pakiramdam na nababanat ang balat, pagkakaroon ng mapupulang plaque na may makapal na kaliskis, pagsakit o pamamaga ng kasukasuan o pagbabago sa kuko. Ang plaque ay pwedeng maliit o malalaki. So, iba-iba po ang magiging size ng mga plaque, depende rin po sa uri ng psoriasis. Ano ang mga uri ng psoriasis? So, meron po tayong tinatawag na chronic plaque psoriasis. So, ito po yung karaniwan nakikita sa ating clinics. Meron din pong gut-pit psoriasis, inverse or flexural psoriasis, genital psoriasis, ito po nakikita sa ari, nail psoriasis sa mga kuko, erythrodermic psoriasis, pustular psoriasis, scalp psoriasis, ito po nakikita sa anit, palmoplantar psoriasis sa mga palad at ibaba ng bahagi ng paa, at psoriatic arthritis. So, ang chronic plaque psoriasis, ang itsura po niya ay meron tayong mga malalaking plaque. Meron pong dikit-dikit po na kaliskis. So, ang gut-pit psoriasis po, mas maliit po ang size niya kesa sa chronic plaque psoriasis. Ang inverse or flexural psoriasis, natatagpuan po ito sa skin folds, katulad po ng kilikili, singit, o ilalim ng suso. Ito po ang itsura ng scalp psoriasis. So, meron po makakapal na kaliskis at pamumula po ng anit. So, ang mga pasyente po nakaka-experience din na kumakati po ito. Ang erythrodermic psoriasis po, halos wala po itong mga kaliskis. So, ito po ay isang tinuturing na emergency. So, dapat po ito maikonsulta at para ma-admit po ang pasyente. Ito naman po ang nail psoriasis. So, meron po tayong tinatawag na PT. Oil spots din po. So, ito po ay kahit sa ang kuko po ng kamay or paa, pwede po itong makita. Ito po ang mga kondisyon sa balat na kamukha ng psoriasis. Maraming kondisyon sa balat ang kamukha po ng psoriasis, kaya dapat po magkonsulta sa dermatologist para sa tamang diagnosis. So, maaari po ito maging kamukha ng seborrheic dermatitis, Tinea corporis or gruis, yung tinatawag kong buni, atopic dermatitis, nummular eczema, at candidiasis. So, ito po, yung seborrheic dermatitis, meron kamukha po siya ng scalp psoriasis. Ayan. So, ito naman po yung buni or tinea corporis. Atopic dermatitis, ayan po. At yung pong nummular dermatitis. Ang candidiasis naman po, ito maaari pong kamukha naman ng inverse psoriasis. Ilan lang po ito sa mga halimbawa ng mga sakit na maaari pong kamukha ng psoriasis. So, dapat po makonsulta sa dermatologist para po hindi tayo nang huhula sa paggagamot. So, paano po nadadiagnose ang psoriasis? So, una, susuriin ng dermatologist ang inyong balat, kuko, at anit. Tatanungin din po ang mga sumusunod tulad ng pangangati ng balat or anit,
pagkapal, pagkirot o paninilaw ng kuko, pagsakit o pamamaga ng kasupasuan, pagkakaroon ng kamag-anak na may psoriasis, pagkakasakit o pagkakaroon ng stress. Minsan kailangan din po tayo kumuha ng sample ng balat at ipasuri ito. Ito po tinatawag na skin biopsy. So, paano nagagamot ang psoriasis? Ang paggamot po ng psoriasis ay kailangan individualized sa bawat pasyente. So, hindi po ito de cajon. Maaaring isa o higit pa ang ireseta ng inyong dermatologist, depende po sa psoriasis ng pasyente. So, paano po ginagamot ang psoriasis? So, ito po yung mga dapat isaalang-alang sa paggamot ng psoriasis. Anong uri ng psoriasis meron ng pasyente? So, pag scalp psoriasis, ang ibibigay po scalp solution. Pag po nasa balat ang psoriasis, pwede po mga ointments or creams. So, ito po yung mga bahagi ng katawan kung nasa ang psoriasis. Ayan. Gaano kalala ang psoriasis ng pasyente? Kapag po konti lang ang involved na bahagi ng katawan, pwede pa po makuha sa topical treatment. Pero pag halos buong katawan po ang merong psoriasis, pwede pong i-recommenda yung phototherapy o kaya po oral medications. Impact ng psoriasis sa buhay ng pasyente. Iba pang kondisyon o sakit ng pasyente kung meron man. So, ang mga pasyente pong may psoriasis, ini-screen po natin sa metabolic syndrome. At kung meron man pong makita na abnormal findings po sa blood chem, i-refer po yun sa iba pang spesyalista, katulad po ng family medicine or internal medicine. So, mga gamot na iniinom ng pasyente, so dapat po alam natin yung mga maintenance na iniinom nila para po yung mga i-re-reseta na gamot sa psoriasis hindi po magkakaroon ng conflict dun sa mga gamot na iniinom nila. So, ano ang dapat makamit kapag nagpapagamot ng psoriasis? So, ito po yung tinatawag natin treatment goals. So, una, maibsan ang pangangating ng balat. Pangalawa, mabawasan o mawala ang plaques. Pangatlo, magamot ang apektadong kuko. At ang panghuli, magamot ang masakit na kasupasuan ng mga pasyente kung may psoriatic arthritis at ma-refer sa iba pang spesyalista kung kinakailangan. So, ito po yung mga gamot na pinapahid sa psoriasis. So, ang pinaka-common po ay yung topical steroids, sunod po calcipotriol. So, pwede rin po yung tacrolimus ointment or pimecrolimus cream. Sunod po salicylic acid at coal tar. Yung pong tazarotene, tapinarof cream at roflumilast cream ay hindi pa po available dito sa Pilipinas. Sunod po, phototherapy. So, ito po gumagamit po ng espesyal na bumbilya para gamutin ang psoriasis. So, dapat po itong gamitin lang kapag may gabay ng isang dermatologist. So, dahil sila po ang mas nakakaalam kung paano po ito gamitin sa mga pasyenteng may psoriasis. So, iwasan po magbilad sa araw sapagkat ang sunburn ay pwede pong makapagpalala ng psoriasis at maaari po ito magdulot ng skin cancer. Ito naman po yung systemic therapy. So, ginagamit po ito kapag ang psoriasis po ay malaking bahagi na po ng katawan ang apektado. Meron po tayong apektadong kasupasuan or joints at apektado na rin po ang kuko. So po ang mga halimbawa, so meron po tayong apremilas, mga biologics, cyclosporine, methotrexate, acitretin, at tyrosine kinase inhibitors. So dapat po ito iniinom under the supervision po ng inyong dermatologist. Ito po yung mga karaniwang tanong tungkol sa psoriasis. So, sino ang maaaring magkaroon ng psoriasis? So, kahit sino po may maaaring magkaroon ng psoriasis. So, very common po ito. Pwede po kahit anong edad. Sa mga bata po, mayroon din po mga cases niyan. Oo. Tapos, ang pangalawa po, pwede bang banahin ang psoriasis? Opo. So, malaki po ang chance na magkaroon kayo ng psoriasis kung meron po kayong mga kamag-anak na meron din psoriasis. Nakakahawa ba ang psoriasis? So, hindi po ito nakakahawa. Gaano katagal ako magpapagamot ng aking psoriasis? So, ang gamutan po ng psoriasis ay lifetime po. So, wala pong permanent cure ang psoriasis. Marami pong treatment options, pero ito po ay para makontrol ang psoriasis. So, dapat po alamin nyo ang mga triggers, ano po ang nagpapalala
ng psoriasis para po ito ay maging kontrolado. So, mga example po ng triggers na pwede po ay stress, infection, yung po mga pag nagsiself-medicate po ng mga pain medications, yung po yung mga dapat na inaalam natin. So, ang sunod po, pwede ba gamutin ang psoriasis na walang nire-reset ang gamot? So, maaari po, pero ang usually po na over-the-counter lang na pwede pong ipanggamot sa psoriasis ay Coal Tar, salicylic acid, at saka mga moisturizers po, katulad ng petroleum jelly at mga fragrance-free na lotion po. So, the rest po, lahat kailangan po ng reseta ng inyong doktor. Paano alagaan ang balat kapag may psoriasis? So, kailangan po matutunan natin alagaan ang ating balat upang maiwasan ang paglala ng psoriasis. So, ito po yung mga paraan. So, una, iwasan magkaroon ng mga sugat at huwag gamutin ang flaks ng psoriasis. Pangalawa, huwag magbilad sa araw para hindi magkaroon ng sunburn dahil ito ay maaaring makapagpalala ng psoriasis at ito po ay maging skin cancer. Pangatlo, sundin ang payo ng inyong dermatologist sa paggamot ng psoriasis. Huwag mag-self-medicate. Pang-apat, maaaring maglagay ng cold compress upang maibsan ang kati ng psoriasis. So, huwag niyo pong idiretso yung yelo. So, dapat po nakabalot po yung yelo sa face towel or bean po at saka po idampi para maibsan po ang pangangati. Sunod po, maglagay ng moisturizers para hindi matuyo ang balat. Sapagkat pagtuyo po ang balat, mas makati po siya. So, maaari pong dumami yung psoriasis kapag kinamot po ng kinamot. Sunod po, ugaliing magkonsulta at mag-follow up sa dermatologist, lalo na kapag ang psoriasis ay lumalala at may iba pang sintomas katulad ng pagsakit ng kasukasuan. So, maaari po ninyong tingnan ang mga website na ito sa karagdagang informasyon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.